Ay guys, ang ituturo natin ngayon is kung paano ginagamit 'tong ganito, no? Yung mga receiver, transmitter na Bluetooth speaker, Bluetooth devices, no. So, ano ba 'tong ganito na Bluetooth devices? So, ito is pwede siyang gamitin transmitter, guys, para gawing Bluetooth yung mga sounds na mga TV niyo, no. TV, amplifier, DVD player, mga Xbox, yung mga ganun, yung mga kahit anong devices, mga PlayStation, ganun. Kung gusto mo yung wireless yung speaker nyo, kasi gusto nyo ilagay sa likod or gusto nyo i-surround yung mga speaker, so magagamit nyo yung mga ganito, no? Na transmitter receiver na Bluetooth for sounds, no? So, ano ba mga devices na pwede i-connect nyo nito? So, mga ganito guys, no? Soundbar, yan. So, soundbar is pwedeng-pwede na gamitin. Tapos, mga Bluetooth speaker. Yung mga ganito. Yan, mga Bluetooth speaker. So, pwedeng gamitin yan. Pwede i-connect. At yung mga ganito. Yan, mga speaker sa computer or may mga amplifier. Yan, may amplifier yan. Class D amplifier ang gamit ko. Tapos, yung mga headset, tulad ganito na headset, yan. Yan, mga ganyan na headset, no. So, pwede i-connect yan. So, ano bang gagawin natin? So, pwede gawing Bluetooth na headset, no. So, wired na headset yun, guys. Yung parang may mga wire na ganito, yan. So, kung may mga headset kayo na Bluetooth, okay. Tapos, kung may mga headset kayo na ganito, na mga wired, pwedeng gawin yung parang Bluetooth din, no? So, mga, gagawin nyo wireless lahat. So, paano ba ginagawa yun? So, pag ginagawa yun, mga ganun, guys, is kailangan nyo lang ganito. Receiver, transmitter, or ganito na Bluetooth na receiver, no? Na auxiliary. So, yan, ganyan. So, ito receiver. So, pwede din dalawang ganun. Dalawang ganito. Isa transmitter, isa receiver. So, kahit anong either sa dalawa, pwede nyong i-vice versa, no? So, first natin gagawin is kung paano i-co-connect to yung mga ganito. Yan. Okay. So, paano ba natin gagawin siyang gagawin siya na parang Bluetooth speaker, no? So, kasi pag ganyan is hindi siya Bluetooth speaker, no? Naka-ordinary speaker lang yan. Tapos, may auxiliary connected. So, paano ba ginagawa? So, tusok nyo lang dito sa receiver mode. Yan. Tapos, on nyo lang. Yan. So, receiver mode siya, guys. So, ano ba yung source natin? Ito, yung cellphone. Yan, ito yung source natin. So, pag doon, cellphone, punta lang kayo sa Bluetooth tulad nito. Tapos, all devices. RTB6 yung pangalan niya, guys, no? Connect niya lang, pair. Yun. So, yun, pair. So, na-pair na yun, guys. Mag-steady yan, no? So, pag ganyan, mag-steady yan. So, means yan is connected ka na. So, punta tayo sa Google Chrome. Wait. Try natin sa YouTube na lang. Diretso. So, no copyright na lang na mga songs, no? No copyright music para i-test natin, no? Kung nagawa ba siyang Bluetooth speaker. No? So, play natin. So, sounds. Yan guys. So, ganyan guys. Naging Bluetooth speaker siya, no? Na ganyan. So, gamit lang ito. Yung
parang receiver. Naka-receiver mo dyan. So, yun. Bluetooth speaker na to, guys, no? Kung may mga speaker kayo na pahinaalan ng konti, guys. So, kung may mga speaker na kayo na mga katulad nito, yung parang naka-auxiliary, no? Yan, ganyan. Ito yung green. Kapag yung speaker nyo, yung dulo is tulad nito. So, tatanggalin nyo lang to, co-connect nyo lang. Yun. So, magiging Bluetooth speaker na din yung mga speaker na ordinary nyo, no? So, kasi ito yung sa akin is naka-amplifier to, no? Yun, auxiliary yan, bawat dulo. So, kung may mga amplifier kayo, guys. So, ano ba yung mga amplifier? Yung parang may mga RCA, no? Tulad nito. So, pag ganun, tusok nyo lang sa white at red to. Tapos, yung dulo niya is auxiliary, no? Yan. So, pag ganun, guys, ganito lang din gagawin nyo. Tusok nyo lang sa receiver mode. Tapos, tusok nyo sa amplifier, no? Or any devices nyo na speaker na may auxiliary. Yan, tusok nyo. So, magiging Bluetooth speaker na yun, guys, no? So, kapag auxiliary din yung dulo, tulad nito, naka-auxiliary siya. Yan. So, bawat dulo is auxiliary. So, tatanggalin nyo lang to. Tapos, receiver mode. Tapos, auxiliary. Yan. So, tusok nyo lang, magiging auxiliary yan. Auxiliary din yung dulo. So, sa mga ganito naman, guys, na speaker, headset pala, yan. So, mga ganito na headset, medyo luma na headset. So, yung dulo niya is, ganito, no? Yan, ganyan. Parang may mic, tapos may screen na for speaker, tapos USB for the lights. So, yung paano ba ginagawa, gagawin natin to na parang Bluetooth na headset? Kasi pag bumili kayo ng mga Bluetooth headset, medyo mahal eh. So, madali lang din gagawin. So, bili ka lang din ng ganito, receiver. Tapos, tusok nyo lang, papalitin nyo lang yun. Yan. So, pagpalit nyo is magiging, bale, Bluetooth headset na yan. Yan, rinig nyo ba sa yung sounds? Yan, guys, na. So, kung naririnig nyo, kapag nilagay nyo yan sa tenga nyo, maganda talaga yung quality ng sounds. Na. Kasi for music to siya. Kapag sinabi nyo medyo malaki, pag ganito, pwede naman kayo gumamit ng tulad nito, no? Na receiver mode lang, walang transmitter. Yan, ganyan. So, receiver mode siya, guys, no? So, paano ba din ito kinoconnect? So, i-off lang natin to. Ang agandahan kasi ganito, guys, yung maliliit is mura lang, 80 to 100 pesos. Pag ganito is 200 to 300, no? So, maganda to kasi nagiging transmitter at receiver din siya. So, nagagamit nyo sa kahit anong bagay, no? For output music, like galing sa TV, papunta dun sa mga Bluetooth speaker niya. So, sa ganito naman, guys, is a receiver mode lang siya. So, sa mga kotse to, pwede nyo itusok sa kotse or kahit anong amplifier na mga bagong amplifier. Tulad dito, class D amplifier. Yan. Kapag nalakihan kayo sa isa, bili na lang kayo nito. Yan. Tapos, paano ba ito kinoconnect? Kapareho lang din. Yun. Pag on nyo. Tapos, punta din kayo sa Bluetooth. Yan. Bluetooth. Chrome. Settings. Tapos, Bluetooth. Dun sa available devices. All devices, no? So, makikita nyo yan, guys, no, na ito. Yan, ganyan, yan yung Bluetooth na device. So, click nyo lang yung Bluetooth. So, magpe-pairing siya. So, click nyo lang pair. So, pag nag-pair yan, guys, yan,
steady yung ilaw niya, no? Nagbubling na steady. Tapos, yung gagawin nyo guys is tutusok nyo lang dito sa auxiliary din. Yung galing sa headset, no? Yan. So, check natin. Yan. Ito na yung dulo nyo guys, no? Kagandahan kasi nyan, pwede nyo lang ilagay sa mga bulsa nyo. Yung mga ganun. So, play natin yung no copyright music. So, yun, no copyright music. Sounds. Check ko lang guys, ha. So, ito yung sounds niya guys. Yan. Siguro naririnig nyo. Yan. So, galing yan sa headset. So, ito yung dulo niya. So, nagiging wireless yung headset niyo, no? Di na kayo bibili ng mga yung mamahalin na Bluetooth na headset. So, ganito lang yung gagawin nyo. Yan. Cheap lang. Mura. So, yung mga ganito din na Bluetooth, yung mga ordinary speaker, gagawin nyo ring wireless. Di na kayo nabubili ng mga Bluetooth speaker. Yung mga luma nyo speaker, pwede nyo gawin na Bluetooth speaker. Kahit yung mga malalaking speaker nyo, kung gusto nyo gawin na parang naka-wireless lahat, so, bibili ka lang ng mga ganito, no? Yung mga receiver type. So, yung transmitter, guys, no? Gagawa lang tayo ng ibang vlog nun. Kasi, medyo 10 minutes na din to, no? Medyo mahaba na rin nagawa natin na vlog. For the receiver mode, no? Yan. So, ganito lang yung mga bibilin nyo. Kung hindi nyo afford tong ganito na transmitter receiver, bili lang kayo ng ganito na receiver mode. Kasi, kagandahan nito, pag pinair nyo to dalawa, from galing dun sa TV, tapos dito na sa receiver mode, makakamura kayo kaysa bibili kayo ng dalawang ganito, no? Na pareho lang din yung function. Okay. So, auxiliary, tulad nito ganyan. So, ano pa ba? For receiver mode, saan pa ba nagagamit to? So, saan pa siya nagagamit is nagagamit din siya sa mga TV box, no? Yung mga V8, tapos yung mga surround sounds. So, tuturo na lang din natin yan sa ibang vlog. Okay. So, guys, kung may mga katanungan kayo, no? Kung paano yung mga wiring niya. At yung paano kung hindi nag-receive mode. Tapos nag-pair kayo, tapos hindi gumana yung sounds. So, ang technique lang nyo doon is i-off mo na yung Bluetooth, yung gano'n, on nyo. Tapos, pagtusok nyo, hindi siya natapos nyo na siyang i-pair, tapos tinusok nyo, hindi siya gumana, i-off nyo lang. Yan. Tapos, i-on nyo ulit, parang power cycle lang. Yun, ganun. So, pag na-power cycle kayo guys, bali na refresh siya. So, makakonect na yung sounds niya. So, magpa-functions na yan guys, no? So, ganun lang yung troubleshoot niya. Off-on lang, power cycle. Kung hindi gumana yung sounds pagkatapos ng pairing. So, ano pa ba? So, comment nyo lang guys yung mga katanungan, no? So, gagawa tayo ng ibang vlog for the receiver mode, no? So, abangan nyo lang din sa The Bicoys. Tapos, subscribe na rin kayo at notify na rin, no? So, for the receiver mode, transmitter mode pala, sorry. So, maganda tong transmitter mode, guys, no? Kasi, nakakonect natin kahit dun galing sa TV. Sige, thank you.